Hi guys! Alamin niyo kung bakit ang saya-saya ko ngayon sa aking YouTube channel, Mseileenforever. Kwentuhan ko kayo. Halika na, tara na. See you on my YouTube channel, Mseileenforever. Bye for now. Mwah! Talaga, promise. Ang saya. Hi guys! It's me again! Kumusta? 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 Meron tayong lakad ngayon. Meron lang akong kikitaing importanteng tao. Today is Monday. Day off ko today. And so, lalabas lang kami ni Mika dahil may kikitain kaming friend. And so, kumusta na kayo dyan? Siya nga pala, meron akong ni-vlog, pero medyo lalagyan ko ng part 2 yun. This is regarding yung mga grandbabies ko, kasi medyo inabot sa kadaldalan ko ang haba ng mga sinabi ko. So, ito na yung parang part 2. Yung mga mga videos and souvenirs ko sa aking mga apo, makikita niyong lahat, iko-compile ko siya isa-isa at para mapanood niyo at paglaki nila, mapanood din nila. Syempre, alam niyo ang buhay ng tao, hindi natin alam kung hanggang kailan. At least, meron akong magandang mga memories para sa kanila, paglaki nila, mapakita nila sa mga apo-apo nila. Ayan, si granny ko, nung maliit pa ako. Yun yung mga bagay-bagay na naisip ko na gagawin ko talaga ito because para doon yung purpose. At saka, para ma-share ko din sa inyo yung mga ibang mga talents ng mga apo ko. Marami din akong apong ang tatalino. Nagulat nga ako dito sa apo ko dito sa Amerika, si Jem. Magbe-birthday na siya ngayong May 20th. So, siguro 3 days from now. Kasi 17th of May today. So, 3 araw na lang birthday na niya. Meron siyang isang club na sinalihan. Sa school ito ha. Sa eskwelahan. Parang yung club na yon ay para lamang sa mga binibigyan ng mga extra subject na pang mga matatalino lamang. Kung ordinary ka na estudyante at yung grade mo ay hindi naabot yung pinakamataas, sa pinakamataas, hindi ka kasali dito sa group na ito. So, nagulat lang ako talaga. Ang galing niya, ang talino. Kaya kaya nagmana yan? Sabi nila. Pag magandang, pag maganda, mana sa granny yan. Kaya ba kinuha yung mga talinong yan? Sa granny, pag hindi mga maganda, mga gawain. Ay naku, hindi ako yan ha. Kanino yan, minana? Kasi may kasabihan na ang mga apo ay, tago natin tong brush, nakikita oh. Ang mga apo ay nagmamana yan. Pag pinanganak yan ng mga magulang nila, doon sila kumukuha ng mas maraming genes sa mga lolo at lola nila. So, pag maganda, dito minana. Pag hindi kagandahan, sa lolo galing. Ang sama eh, no? Eh wala, ganun talaga yun. Sabi nung apo ko si Jada, yung anak ni Jessa Saragosa. Doon sa hindi nakakaalam, anak ko si Jessa Saragosa. Granny, pag tumawa ka, ganyan, ganyan, ganyan ang sound ng
the way you laugh, ganyan din tumawa ng bonggam-bongga ang mami ko. May mga bagay-bagay na namamana sila eh. At saka napapansin ko sa mga apo ko, yung mga ibang mannerism ko, aba, nakokopya nila. Kasi ako guys, pag natutulog ako, like for instance ha, kahit hindi ako natutulog, gusto ko lagi nakamedyas. So, meron akong anak na hindi pwede, kahit nasa bahay lang, lagi nakamedyas, maga, tanghali, gabi. Ako yun. So, meron akong anak, yan si Faith. May iba, hindi ko pa natatanong yung mga, kung ano yung mga mannerism nila eh. Nung sinabi niya sa akin, hindi ako mapalagay pag wala akong socks eh. Kahit tanghali, kahit mainit pa yan, nakasocks ako, parang secured ako. Ako yun. Sa akin galing yun. Kasi yung husband ko, hindi naman ganun. Meron naman akong anak na katulad na katulad ko din. Pag uminom ako ng gamot, lalo kung malaking tableta, lagot na. Hindi ko nalululun yun. Bumabalik yun. Talagang sabihin nyo ng arte, whatever, pero talagang hindi ko kaya. Hindi ko kaya lumulo ng malaking tableta. Kung maliit lang yun, ay okay lang ako. Pero pagka medyo lumaki ng konti at yung tipong matigas na dry, ay nako, bubuelta talaga. Magbabalik yan. Hindi talaga tatanggapin ang lalamunan ko. At meron akong anak na ganyan. Si Vincent. Ganyan din, nagtatago sa dilim, nga nagko-concentrate para pag ininom yung gamot, tuloy-tuloy. Sa akin niya naman na yun. At ganyan din ang apo kong si Jada Avanzado. Nagkwentuhan kami minsan ni ng mami niya. Sabi niya, ma, itong apo mo manang-mana sa'yo. At hanggang itong edad ko nito, 60 na ako, mag-61 ako sa September. Lahat ng binibigay ng gamot ng doktor ko, dahil alam niyang medyo maselan ako, hindi ko kaya talagang lumulok ng gamot. Puro gummies. Eh dito nauso na yung mga gummy bear, na medicine, vitamins, yung mga ganyan. Kaya alam niya na. Alam na this. Binibigyan niya ako ng mga ganun. Tapos, napansin ko din, itong apo kong si JJ, pag natutulog kasi ako, ganito guys, ako matulog. Parang, hindi ako makatulog na mahimbing kundi gaganyan ako. Basta lagi kong hawak yung mukha ko. Parang mas mahihimbing ako pagka hawak-hawak ko yung mukha ko. Basta kailangan matouch ko yan para makapaghimbing ako ng tulog. Nakita ko nung natutulog siya nakaganon. Like, oh my God. Pati yung pa-side view ko, kung paano ko i-ano yung pa ako, paano ko ayusin yung pa ako pag natutulog ako. Diyos ko, kopyang-kopya. Kayo ba may mga ganyan nakikita sa mga anak niyo at sa mga apo niyo? Yung mga mannerism na nakukopya nila sa mga lola at lolo nila. Ano pa ba? Marami pa eh. At kung ano-ano pa. Pero teka muna, maiba muna tayo na usapan. Pati yung pagtatagalog, kasi yung isa, yung bunso kong anak na si Ralph, dito na yan lumaki sa States. Hindi masyado marunong magtagalog yan. So, kailan lang to ha? Eh, na pipikun pagka pinagtatawanan. Hindi niya alam, nakukyutan lang kami no, sa mga salita niya. Pero sa kanya parang pinapahiya niyo naman ako, parang ganun. Kumakain kami sa restaurant. Tapos nagbukas siya ng, kunyari, ito yung beer. E di binuksan niya yung beer. Pagbukas niya ng beer, bigla na lang, sabi niya, oh my God! Look, ma! May bubuyog! May bubuyog! Ito, may bubuyog! Sabi ko, ha? Bubuyog? Gabi na? 9 o'clock na itong dinner natin. Asan ang bubuyog? Alam niyo kung ano yun? May bubog. Nung kinorek namin, sabi ko, yup naman. Alay naman ang bubuyog sa bubog. Hanya, bubog ba yun? Akala niya, all along,
Bubuyog yun. Hindi niya alam yung B ay bubuyog sa Tagalog. Ay, nako, marami pa yung komportable niya, importable. Kasi one time, sabi ko sa kanya, oh, pagbibili ka ng ticket pa uwi ng Pilipinas, kailangan yung mura at yung komporta, yung tipong hindi ka mapapagod, walang masyadong pasalin-salin. Sabi niya, I got my ticket already, ma. It's okay. Ang importable, nabili ko na. Biglang, muntik na ako mahulog sa upuan. Yung komportable, ang importante, importable. Ang dami pa. Kung ano-ano. Yung nauuhaw, iniihaw. Oh my God. At tapos yung isang araw, sabi ko, anong oras ka na umuwi? Sabi ko, late na. Sabi niya, apat na umaga na ako umuwi. Ay ko, anong apat na umaga? Yung pala, 4 a.m. na siya nakauwi. Diyos ko, huwag kang tatawa. Magagalit. Talagang feeling niya parang niinsulto mo naman siya, pinapahiya mo siya. Trying hard kasi. Pero hindi ko mapigil, natatawa ako. So, marami pa akong ibang i-share sa inyo, mga guys. At least may konti na akong naikwento sa inyo. Sana hindi niya mapano dito. Dahil magagalit yan sa nanay niya. Sabi, ba yan? Pati yan? Sinasabi mo? So, guys, hanggang dito na lang. And take care. And God bless. Kita kids. Ulit tayo. Bye for now.